Dear Bubble Loves, noon nakala ko pag nagmahal ka, ikaw na yung pinakamasaya. Meron pa nga na mga relationship goals na nakikita mo sa Facebook na parang ang sarap siguro magmahal, no? Pero akala ko lang pala yun. Ako nga pala si Gabby, 23 years old from Makati City. Isa po akong marketing event ng hotel. Sobrang busy ko po sa work dahil sunod-sunod nga po ang events. Wala na nga akong time para maka-attend sa family gathering or sumama sa mga gala ng mga friends ko. Kumbaga, bahay at work lang talaga ako. Minsan nga, or should I say, madalas nga, pag nasa bahay ako, work pa din ang inaatupag ko dahil marami talaga akong clients. Bebe Loves, masaya naman ako sa work ko. And yes, satisfied naman ako sa kinikita ko. Kasi dahil dito, natutustusan ko ang pangangailangan ng mga mahal ko sa buhay. Kaya lang, minsan medyo nakakapagod na rin talaga. Minsan nararamdaman ko na parang paulit-ulit na lang. Pero alam mo yun, wala akong karapatan magreklamo. At lalong wala akong karapatan tumigil sa pagkayod kasi pinag-aaral ko pa yung mga kapatid ko. Ako na lang kasi yung inaasahan ni Mama eh. Ako na lang yung inaasahan niya magmula nung iniwan na kami ng Papa ko. Kaya alam mo, Bebe Loves, bata pa lang ako, hindi ko na naranasan maging bata. Gets mo? Ay, ang hirap i-explain pero yun na yun. December na naman, Bebe Loves. Kaya ang dami-daming rackets. Pero this time, naisip ko na pagbigyan ko naman sana yung sarili ko. Kaya sumama ako sa Christmas party ng high school friends ko. At sinabi ko sa sarili ko na ito lang yung rewards ko para sa pagiging masipag ko. Nagkita-kita kami at sobrang sayo ko that time, Bebe Loves. Para akong bumalik sa pagkabata. Sayaw ako ng sayaw, kanta ng kanta, inom dito, inom doon. At after noon, lumabas kami ng hotel para mag-bar. Bebe Loves, kahit na maingay sa loob ng bar, dahil sa lakas ng tugtog at hiyawan ng tao, eh biglang may narinig akong tawa sa tabi ng kaibigan kong isa. Kaya naman, Bebe Loves, nilingon ko siya pero paglingon ko, nakatalikod siya sa akin. So bumalik na lang ako sa pagsayaw ng mga kasama ang mga friends ko. Party all night kami doon, Bebe Loves. Sobrang saya. Yung saya na ngayon ko na lang ulit naramdaman. Saya na akala ko hindi ko na mararanasan ulit. Kasi all these years, puro lang ako trabaho.
mag-uumaga na pero hyper pa din ako. Sayaw dito, sayaw doon, hanggang sa nabangga ko si Ate Girl. Tapos nginitian niya ako, so nag-hi naman ako sa kanya. At nagpakilala na rin ako. Ang sabi ko, "Hi miss, I'm Gabby." At nagpakilala rin naman siya sa akin, Bebe Loves. So Pia nga pala ang pangalan niya. Hindi ko alam pero parang matutunaw ako sa mga oras na yon. Sobrang nakakatunaw yung ngiti niya, Bebe Loves. Tapos alam mo yon, ang weird kasi bakit parang ang bilis ng tibok ng puso ko that time. Pucha, parang feeling ko nagpa-palpitate na ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ang bilis talaga. Siguro, dahil sa dami ng ininom ko? Basta hindi ko alam. Hindi ko ma-explain, Bebe Loves. Ilang oras pa, nagpaalam na sila Sofia. Nauuwi na daw sila. Kaya naman ako, sumunod na din ako kasi sabi ko sa mga kaibigan ko, may event pa ako kinabukasan. Bebe Loves, paglabas ko, nakita ko si Sofia na nag-aabang sa tapat ng bar. Sabi niya, hinihintay niya daw yung grab. Ang sabi ko naman, Bebe Loves, hatid ko na lang siya. Kasi may dala naman akong kotse. Tumawa lang si Sofia. Kasi nga sabi niya, nakabook na daw siya. So paano daw yon? Pero kalaunan, biglang sabi niya, sige go. Sige, hatid mo na ako. Kaya naman, kinansel na niya ang grab. Nakakatawa pa, Bebe Loves, kasi same way kami. Taga Makati lang din pala siya. And what a coincidence pa, same village pa kami. Nagkakwentuhan kami habang nasa sasakyan, Bebe Loves. And after ilang minutes lang, nakarating na kami sa bahay nila. Bebe Loves, niyaya niya ako na mag-coffee para daw makabawi man lang siya sa paghatid ko sa kanya. Inabot din ata kami ng halos 30 minutes sa pagkakape at kwentuhan. Shit, Bebe Loves, parang nabitin ako kaso I really have to go. Kasi nga, may 2 events pa ako kinabukasan. Kaya, kailangan kong magpahinga. So, nagpaalam na ako sa kanya, Bebe Loves. Kahit na parang may kung ano na pumipigil sa sarili ko. Na parang, ayoko pa. Bebe Loves, papasok na sana ulit siya nung paghatid niya sa akin sa gate. Pero bago niya maisara yung gate, hinabol ko siya at hiningi ko ang Facebook account niya. Hindi ko alam kung saan ko hinugot yung kapal na mukha ko that time. Pero mabuti na lang at binigay din niya. So, hindi ako napahiya. Pagsakay ko pa lang ng kotse, Bebe Loves, sinearch ko agad ang name niya sa Facebook. Hindi ko alam kung anong kalandian taglay nito. Nag-send agad ako ng friend request kay Sofia.
Aba pucha, pag send ko after minutes lang, inaccept niya agad ako. Alam mo yun? Ang saya! Kaya naman napahampas ako sa manibela ko. At tuluyan ang umalis sa harapan ng gate nila. Pagkadating ko sa bahay, Bebe Loves, I sent her a message na nag-thank you ko kasi nag-trust siya sa akin na maihatid siya kahit na hindi naman niya ako lubos nakakilala. Ang sabi naman niya, kasi mukha naman daw akong good boy. So yeah, hindi na siya nagdalawang isip na sumama o magpahatid sa akin. Hanggang nagtuloy-tuloy yung pag-uusap at pag-chat namin, Bebe Loves. Kaya, useless din yung pag-uwi ko ng maaga. Hindi rin ako kasi nakatulog agad. Pero alam mo yon, yung pakiramdam na okay lang kahit alam kong kulang ako sa tulog. Bebe Loves, hindi ko namamalayan na araw-araw na pala kaming magkausap. Araw-araw na pala kami nagkakachat. May mga times pa na nagbi-video call kami. Hanggang isang araw, napag-desisyon na namin na magkita kami para mag-bonding. Kain lang sa labas. Coffee-coffee. At napadalas yon, Bebe Loves. At masasabi ko na nawawala yung pagod ko pag nakikita ko siya, Bebe Loves. Ba't ganon? Sobrang saya. As in, hindi ko ma-explain yung level ng saya ko pag nakikita ko siya. Lalo na kapag kang umingiti siya, Bebe Loves. Lalo na yung tawa na walang halong kaetsosan at pagpapanggap. Like yung tawa na wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga nasa paligid namin. Basta tatawa lang siya ng tatawa. Alam mo, nakakahawa nga eh. Nakakahawa yung tawa niya. Para bang may magnet? Or parang the remote na kahit ayaw mo, wala kang choice, kundi tumawa na lang din. Fast forward. Bebe Loves, parang mahal ko na yata si Sofia. Pero pilit kong pinipigilan yung nararamdaman ko sa kanya kasi alam kong may naghihintay sa kanya. At alam ko rin na hinihintay niya rin yun. Yes, Bebe Loves. May mahal siyang iba. Masakit. Sobrang sakit. Sakit na mas nalagpasan pa yung level ng saya ko pagkasama siya. Pero, eto, nag-stay pa din ako. Kasi nga, mahal ko na eh. And besides, ako lang yung takbuhan niya pag nasasaktan siya at pag kailangan niya na makakausap. At lalong pag kailangan niya ng balikat na maiiyakan. Bebe Loves, naniniwala na yata ako sa pinagtagpo pero hindi tinadhana.
Inulit ko, Bebe Loves. Mahal ko na siya. Mahal na mahal ko na siya. Kaya sobrang sakit sa part na pag nakikita ko siyang umiiyak at nasasaktan sa punyetang lalaki na yon. Putsa, kung nasa harapan ko lang yon, baka nasapak ko na yun eh. Baka nga hindi lang sapak ang inabot niya sa akin. Baka napatay ko pa. Nakakainis lang kasi. Nakakainis makita na yung babaeng mahal ko hindi naman deserve yung ganyan. Yung babaeng mahal ko sinasayang lang ng iba. Wala akong magawa kundi i-comfort lang siya. Tapos, lagi kong sinasabi sa sarili ko na sana ako na lang yon. Sana ako na lang yung mahalin niya. Na sana ako na lang si JC. Kasi sigurado ako na hindi ko siya sasaktan tulad ng ginagawa ni JC. Sigurado ako na hindi siya iiyak ng ganyan. I mean, kung umiyak man siya, eh sisiguraduhin kong iyak yon dahil sa sobrang saya at kilig. Bebe Loves, LVR kasi sila ng boyfriend niya. Kaya lagi silang nag-aaway. Nakakatuwa lang kay Sofia kasi pinakilala niya ako as her best friend. Kahit na alam naman natin na newfound friend lang talaga ako. Bebe Loves, hanggang dun lang ang role ko sa buhay niya. Best friend lang. Puchan, sakit, diba? Na best friend zone ako, Bebe Loves. After 1 year, umuwi yung boyfriend ni Sofia. At kinontak ako ni JC para magpatulong na i-surprise si Sofia. Nag-usap kami ng boyfriend niya para daw sa preparation para ilayain magpakasal si Sofia. Sabi pa niya, "Pare, since ikaw ang magaling sa mga events na yan, baka naman sana matulungan mo ako since BFF ka naman ni Sofia." Ngumiti lang ako pero parang gustong tumulo ng luha ko habang nagsasalita ang boyfriend niya. Pero wala akong nagawa. Hindi ako makatanggi. So, ang sabi ko na lang, "Sige pare, ako na ang bahala." Hindi ko alam pero parang may ibang kirot. Kirot na hindi ko maintindihan, Bebe Loves. After ilang days, ako na nag-ayos ng lahat.
sobrang pinaghandaan ko to, Bebe Loves. Na parang, akala mo ako yung magpo-propose. Gusto ko kasi na makita ulit yung ngiti ni Sophia nung nawala. Kaya lahat ng ideas, eh sinigurado ko na the best. Kasi, yun naman ang deserve niya, di ba? Yun ang deserve ng tulad ni Sophia. Tulad nga ng sinabi ko kanina, Bebe Loves, iiyak lang si Sophia sa saya at kilig. After a few months, dumating na ang araw na yon. Halo-halo yung nararamdaman ko. Masaya naman ako for her. Pero hindi ko maiwasan na maiyak. Bebe Loves, eto na nga. Dumating na si Sophia sa venue. Ang akala niya, magdi-dinner lang kami. Bebe Loves, ako yung una niyang nakita. Pero sa likod nun, biglang lumabas si JC. Kaya ako, naglakad na ako palayo. At bigla na lang tumulo yung luha ko. At sa paglayo ko, Bebe Loves, siya namang lakad ni JC papunta kay Sophia. Lumuhod siya at sabay tinanong si Sophia na, Sophia, will you marry me? Kasabay nito ang mga paglabas ng mga staff na may hawak-hawak na papel at nakasulat ang please marry me. Kasabay din ito na tumutugtog ang mga piano, violin at kung ano-ano pa. Lumapit din ang isang staff para ibigay ang bouquet of flowers and chocolates. Bebe Loves, tumingin sa akin si Sophia bago siya sumagot. Kaya tumango na lang ako. Sabay ngumiti sa kanya. Kasi Bebe Loves, hindi naman ako pwedeng tumutol eh. Kasi alam ko, yun yung pangarap niya. After nun, parang hindi ko na ata kaya. Kaya tumalikod ako ng ilang minuto kasi alam ko na babagsak na talaga yung luha ko. Umiyak ako panandalian, Bebe Loves, habang nakatalikod. And after nung moment nila sa pag-yes ni Sophia, lumabas na sa kabilang side ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ni Sophia. Kaya yun, tinawag na kami ni Sophia. Lumapit na kami. At Bebe Loves, ako yung unang niyakap ni Sophia. Kesa sa mga kamag-anak niya at ibang closest friends niya. Bumulong siya sa akin, Bebe Loves. Sabi niya, salamat, Gabi. The best ka talaga. Bebe Loves, pinipigilan ko yung luha ko.
Habang yakap-yakap niya ako, may mga tanong sa isip ko na ako pala yung the best eh. Pero bakit hindi ako yung pinili? Ako pala yung the best, pero bakit hindi ako yung nandyan? Hindi ako yung nakaluhod para mag-alok sa'yo. Ako pala yung the best, pero bakit parang hindi ka maramdaman? Pero sa isip ko na lang yun. At hanggang doon na lang yun. Bebe Loves, masaya ako para kay Sofia. Pero ang sakit-sakit na makita siya na ikakasal na sa iba. Bebe Loves, minsan lang ako magmahal pero hindi ko pa masabi. Minsan lang ako magmahal dun pa sa taong hindi pwede. Minsan lang ako magmahal, pero sa maling pagkakataon pa. Sobrang wrong timing, Bebe Loves. Sobrang late ko na. Sobrang late ko na para sabihin sa kanya na mahal kita. Mahal kita, Sofia. At ikaw yung gusto kong makasama for the rest of my life. Wala na, Bebe Loves. Wala na akong pag-asa. Engaged na ngayon si Sofia. So tapos na ang laban. Bebe Loves, naniniwala na talaga ako sa pinagtagpo, pero di tinadhana. Nagkakilala, pero hindi pwede. Masaya pa rin ako para sa kanya, Bebe Loves. Kasi at least kahit pa paano, nabigyan ako ng chance na maging bahagi ng buhay niya. At sapat na yun para sa akin. Hanggang dito na lang, Gabi.